Uy, magandang hapon po. Oh, hello, kumusta kayo dyan? Anong meron dyan sa nasugpo? Mahal na araw. O pagka ganito, ngayon kasi sa amin dito, may dito alay lakad, kaya hindi ako lumabas. Mamayang gabi niyan, halos puno na ang buong kalsada rito. Sa inyo, kumusta kayo dyan? Ah, tawag dito. Pahinga rin dyan, mga tao, no? Kanina ang napanood ko si ano si Carpenter ba yun? Saka si Madi Katigba. Kuya Madi. Oh, ayoko. Salamat sa pag-thumbsat. Nag-try lang ang mag-live na yan. Pagkainit din naman makalabas. Kahaw, pisha. Shut up. Sierra Rabas. Okay. Salamat po sa pagtamsak. Sina Japper hindi umalis dyan sa area nila. Yan lang sila. O binahi yung bangka. Yung iba ngayon nasa marami dyan sa Batangas actually yung mga kaibigan kong dati kasama sa church nasa Matabungkay yata sila ngayon. Isang grupo.
She got emotional. Wow. Kumusta yung channel mo? Ano ka? Kumusta? Maganda kung may lagi may challenge sa inyo, no? Laking bagay. Yung madaliday. Repair yourself. Gender crisis be revealed, but people don't see. Be the first to access. Welcome to my room. Get to round. Then round. Yan, salamat sa pagpunta.
Mega Love, shout out. Salamat. Ay, okay. Sige, sige, sige. Tambay. Oh, nakikinig. Wala naman ako sinasabi eh. Joke lang, joke lang. Wala pa kasi viewer, kaya tahimik pa ako. Salamat, salamat. Oo. Tapos ka na pala mag-live. Di ko alam eh. Kanina pa naman yun. May mga kaibigan din ako naka-live ngayon. The biggest is the smallest. Standing by my window, listening for your call. Since I really missed you, after all, times won't let me decide thoughts to myself. Ayan. Ano ba gusto yung mapakinggan ngayon about the Holy Week special? What's so special about Holy Week? Actually, this is the very reason kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Holy Week. Kasi isa yung patunay o katibayan na mayroong Jesus na nabuhay, namatay, inilibing, at after 3 days nabuhay na maguli sa mga patay. Yun po ibig sabihin. That's why we are celebrating this Holy Week. Sana nga ano, kasi sa lahat ng mga tao na nakakapanood, bakit merong ganitong celebration is for them to realize what's happening. Bakit ba? Yung magkaroon ba ng pagkilala, bakit ginagawa yan? Hindi yan actually, hindi ito kultura at hindi rin ito religion talaga per se. Hello, how are you? Oh, thank you for coming to my live. By the way, are you also celebrating this Holy Week in your place? Can you also give your comment down below in the comment section? Katano, salamat pamangkin. Ang pamangkin kong pinakagwapo sa lahat ng aking mga pamangkin. Manang-mana kay Tito Jun. You know. Thank you for coming and thank you for joining my live here. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Thank you so much. Appreciate that being here with me in my live. Thank you so much. Thank you really.
Hello. Hello. Only 15 left. What size is this one? Two 80 Megalab shout out. Oy, si Boss Aris Arcega, salamat po sa pagpunta. Wow, nasa Japan ka pa ngayon? 11 inches, grabe, ang liit lang pala dito. Tumitingin ako ng steamer, ang liit lang pala, 11 inches lang. Di man lang umabot ng 16 inches. 16 to 18 inches ang kailangan ko. At least 16 inches, which is 40 cm. Hirap maghanap ng ganito. Just 27 ang presyo, pero tatlo. Magalap shout out. Boss. Dito sa inyo. Yung oras din saka oras dito, almost the same lang, ano? Halos. Kung may diferensya man, an hour lang siguro. Shout out po sa inyo. Ingat palagi dyan sa trabaho. Kung inuna ko pala yung exam ko noon, nasa Japan din ako. Kasi pagbaba ko ng Baghdad, meron kaming offer sa Japan. Pero ano naman yung field engineer sana. Di ako pumatol eh. Kayang. $15 ang bigay sa amin. Ewan ko kung malaki na yan noon. 1990. Baka ngayon mas malaki. O nga pala, nasa Japan kayo, nag-celebrate din ba dyan ng anong mahal na araw? Dito kasi, lalo nasa Antipolo kami. Well, tinatawag dito na usual yung alaylakad nag-aakyatan dito. So, mamaya yan, mga hanggang alas 12 ng gabi. Punong-puno ang kalsada niya, wala kang madaanan ang, wala madaanan ang sasakyan niyan dito eh. Pag ganyang ano, webis ng gabi. Salamat po sa pagbisita. Large size, not just a little bit.
Aris Arcega, Mega Love, shoutout po. Ayan. Salamat sa inyong dalawa na naandiyan kahit naka-standby lang. Yung iba passes by lang yan. So, nag-try lang ako, tinitingnan ko kung gaano, kung meron pa mga viewers ganitong panahon. Monday's review. Size. What about the size? How big is this one? I'm dreaming of a white Christmas. Oh, Christmas song na ang kinakanta ko. Just like the ones I used to know. Electric apps glisten children listen to hear sleigh bells in the snow. I like this one. This is only that this is very small. How big is this one? Rand material, say. What about the size? You ain't giving your size in here, so how can I? Good. Wow. 30 cm. I'm not 40 and 30 long. 12 inches. Yeah, make a love shout out to inyong 2 million viewers. Yeah, maganda nga po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you for staying with me. Yeah. It's Holy Week. It's Holy Thursday. Oh, I love to them. But my baby is Mariano.
I see trees of green and roses blue. I would stand only here, and I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, I watch them grow, they mean much more for me. Hi, hello, Miss Marie. Salamat, salamat. Oo, nag-try lang ako kung okay, naghihintay kasi ako kung mayroong mga pupunta. I would be discussing about the Holy Week. Bakit nga ba natin ito sineselebrate? May kasabayan kang libre. Ay, kumusta ka na nga pala? Ano? Di ko na nakita yung sagot kanina eh. Nag-iikot lang ako kanina. Nag-check ako kung may mga live. Kasi sabi ko nga, magla-live ako habang wala pa namang activity. Ngayon kasi dito sa Antipolo, may, ano tawag doon? Alaylakad. Yan, akyatan ng mga tao niyang ganito. Nagsisimula na yan. Maya-maya, puno na ang kalsada niyan. Wala nang madaanan ang mga sasakyan. Dapat nasa probinsya ako, hindi ako nakasabay pa uwi. Kasi babalik din ang Sabado. Eh, walang biyahe ng Biyernes, so di na sumama. Ganun talaga, some other time lang. Baka sa after na ng convention namin sa Davao. Oo, meron. Actually, nag-aakyatan sila. Ang pagkakaalam ko kasi, di ba may mga misa yan eh. Hinihel. Actually, di pa ako nakapasok ni Minsa sa simbahan ng Antipolo. Pero ang isa na na-witness ko rito, kasi nung napunta kami Antipolo, ano na ako, born again ako, so never nakatungtong ako sa simbahan dito. Pero sa pagkakaalam ko, kaya nag-aakyatan yan, gusto lang makapunta ng Antipolo. Kasi meron akong mga dati na mga tao ko doon sa Bulacan. Maakit sila, gaalay-lakan. Ganong kalayo, may kawayan pa yan. Oh, sabi nila, pinetensya daw nila. Yung iba naman, pero ang alam ko kasi, kilala kasi dito ang tinatawag na sumaka. Suman, mangga at kasoy. So, ano yan? O, parang ganon yung iba. Tapos, ang ugali ng mga taga rito, pag ganitong araw, yung bawat kalsada na madadaanan, puro yung paninda, mga pagkain, inumin. Business, nagiging business center siya. Yun. Kaya nga, sabi ko, minsan ang ginagawa namin dati, nag-share kami ng gospel sa crowd. Opo, ayan. Pero ngayon, sa bagay, panahon pa rin ngayon ng mangga kasi napakaraming paninda dito ng mangga. Kaya lang medyo may kamahalan, umaabot ng 160 kilo. Sabi ko nga, locally produced pero ang mahal-mahal, hindi daw bumalik sa dati. Dating price kasi niya, 70-80 lang. Ngayon, doble na. So, di na rin ako lumabas itong araw na to. Hanggang bukas yan, di kami makakalabas niya.
kasi wala namang mga bukas na tindahan, pati palengke, wala rin mga nagtitinda. Shoutout po sa 2 million. Nandiyan pa yung aking pamangkin, si Katano, at yan si Boss Aris Arcega from Japan, watching here. Thank you for joining. Usually ganoon, kasi wala rin mamimili, kumbaga. Meron man, may mga bukas, pero ilang pwesto lang siguro. Kaya di na ako nag-dare na lumabas kasi ang mahal ang pumasahe rito. Baka masayang lang. Pwede naman lakarin, kaya lang grabing init ngayon. Sobra. Sobrang maalinsangan. Yung mag-ina ko nga sa taas, naka-aircon sila ngayon. Ako lang dito sa ibaba. Kahaw, Mr. Reese, Mr. Tano, nakatanbay pa sila dyan lahat. Oo nga eh. So pati kayo ay, oo nga pala, ano, nasa medical staff ka, ano, may pasok ka ba ngayon or okay ka na ba? Nakita ko yun sa live mo, parang antamlay pa ng ano mo doon, ang aura mo, ang matamlay ka pa. Kumusta ka ngayon? Dapat nasa probinsya ako. Nandoon yung mga utol ko sa probinsya eh. May nakipagpalit po na. Ah, okay. Para makapagpahinga ka rin. Misis ko, mga alanganin din ang schedule niya eh. Good yan para makapagpahinga. Pero alam mo yung ganitong init, no? Parang ang sarap maligo. Kahit nasa ano lang, mag-shower lang. Parang ang sarap magbabad. Ako mamaya pa ako maliligo kasi bago matulog yan. Para ma-press ko matulog. Kahit na walang aircon. Usually kasi pag ganitong summer talaga, magastos sa aircon eh. Ang consumption yata namin pag nagbukas kami ng isang araw sa aircon, umaabot ng 300 pesos ang konsumo. Kasi one time nagbukas sila ng aircon eh. Sa kita nila sa bill, oops, tumaas ng 300. So, kumbaga, yun yung regular na consumption namin monthly, nadagdagan ng 300. Ngayon, nagbukas. Ikalawang beses pa lang ito. May na... overheat nga. Overheat na electric fan. Naging cause po. Ah! Oo. Kasi pag magdamag na, umiinit talaga yun eh. Lalo yung mga mumurahin na electric fan. Kumbaga sa atin yung term na patakbuhin ang quality. Ligo-ligo na lang. Oo nga. Ah, sarap maligo ngayon, no? Pwede nga lang maligo habang nagla-live, no? Kaya lang, babasa yung camera. Ayung karamihan ngayon, actually, nasa beach. Spending holiday sa beach. Kakabuong araw na po sa leeg. Oo, ako sa may bandang likod, tinutubuan. Doon namumunga ang araw sa likod ko. Sa leeg kasi pawisin ang leeg natin eh. Sobrang katipag may bungang araw. Pero hindi ko alam, no, kung obra ba yung talcum powder na ina-apply sa skin para ma-press ko daw yun eh. Never pa kasing nasubukan yun. Pero sa mga bata kasi dati, ilalagyan namin ng talcum powder. Kasi ang mga bata, iyak nang iyak yung pag naiinitan eh. Tapos pagka makati yung, ano, yung bungang araw. Diba ano yun? Para mga butlig na anliliit. Di ko alam kung merong siyang effect na ma-press ko sa balat. Kasi bihira yun, at bihira ang gumagamit nung parang
purposely, kapag ka ganun nga, yung sobrang init, nakita ko yung pinapahid sa likod ng mga bata eh. May prickly heat powder po. Talaga na pang, mahal ba yan yung ganyan? Mga ganyang klaseng powder. Para ano siya, ma-press ko ba ang pakiramdam? Parang menthol, ganun. May flavor. Masarap maligo yung merong nilalagay doon sa tubig. Yung, alam mo yung ano, yung Artemisa ba yun? Lalagay yun sa tubig, tapos sa palanggana. Oh, yan. Menthol. So, merong mint effect. Yung Artemisa, saka yung dahon ng, ano, yung talbos ng calamansi, talbos ng suha, talbos ng citrus, inilalagay namin yan sa tubig na maligam-gam, pampaligo sa bata. Super bango. May ibang-ibang brand, pero dito. Ah, okay. Oo, pampaligo sa bata. Kahit ako noon, nung, ano, parang gustong-gusto ko yung ganun kasi ang fresh ko ng amoy niya eh. Yung, di ba fresh yung dahon? Yung scent ng mga dahon na nilalagay sa tubig. Kasi napupunta sa katong, ang fresh ko eh. Gustong-gusto ko rin ang amoy na yun eh. Minsan kahit na sa ganitong may edad na, masarap pa rin maligo ng ganoon. Yung lalagay ka ng ganoon sa ano, sa tubig. Kasi yung maligam-gam yung tubig, then pwede ka naman magbanlaw pagkatapos eh. Para ano lang, ano tawag dito, sobrang ang bango lang. Magkasalang sa sinigaang kahoy. Not really. Magpakulo ka lang ng tubig. Ano, sabagay kasi dati, alam mo yung mga batya noon na gawa pa sa yero yata yon. Yun ang paliguan ng mga bata noon eh. Parang malaking tansan ang hitsura. Ganun ang mga batya dati. Corrugated ang edges. Eh, pagka mga bata pa, kasyang-kasya doon, kahit dalawa eh. So, yun yung nakakatuhaan na ano, pampaligo sa mga ano, sa mga bata. Pero maganda rin yun, kahit nga sa edad natin ngayon, pagka maliligo ka, tas lagyan mo ng ganun ang bango. Super bango. Hindi naman. Ginagawa ko ng kita na. Oo. Pag after magkasakit, ganun yung paligo. Maligam-gam na may dahon. Oo. Yan yung practice noon eh. Kaya naalala ko kasi na-experience ko rin yung ganun. Dali lang. May kukunin lang ako.
Dali lang ah. Pero ewan ko kung nandiyan pa yan si ano, si SSCTV. Ano ba yan? Ah, ayan na. Ayan pala camera. Tumuo ako kanina na ano. White radish, ginawa kong ensalada. Tapos nilagyan ko na ng green chili. Hello, SSCTV. Shut up. Hello, hey, SSCTV, shut up. Na da 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 da. All I want for Christmas is you. May mga Catholic din po pala sa Korea. Ah, yata. Yata. Pero mas malaki ang percentage ng mga mananampalataya dyan. Yung mga born again na tinatawag. May misa. Oo. Kahit nga, alam mo nung nasa Baghdad kami, meron din kaming napupuntahan noon na merong misa, yung sa Orthodox. Thank you.
Oo, unlike dito sa atin kasi. Oo, hindi ganoon kadami ang mga tao sa kanila talaga. Try ako dito. Kuha ako ng chopstick. Sandali lang. Hindi ko alam kung may Buddhist sa kanila eh. Baka meron din nga. Kasi alam mo na usually sa mga bansa na may mga singkit, either Buddhist ang ano, mga nandun. Usually ganoon nga, mga Buddhist ang ano. Sa mga bansa na mga singkit. Hindi ah. Nag-chopstick lang ako. Sanay na rin kasi. Binata pa ako, nagsanay na ako. Tuwan-tuwa ako manood ng mga pelikulang Chinese, lalo pag kumakain sila ng ano, nuts. Ang galing nila sumipit eh. Lalo yung noodles, no? Kaya ganun, no? Actually, yung right na paghawak talaga, ito ipit. Ipit muna ng ano. Tapos yung isa, hahawakan itong dalawa. Hindi naman perfect yung ano ko, yung grip. Pero kahit itlog, kaya kong ipitin basta yung nilaga na. Pag ano kasi, pagka ang itlog na pansin ko, pag hilaw, di mo siya maipit, madulas. Pero pag nilaga na, minsan, masarap din. Naka-chopstick. Sorry. Naano ako. Sa mid. May konti kasi itong green chili. Ayan, kulay green.
Ah, oo, para hindi matapon siguro. Usually, ganun, di ba? Pagka ano eh. Yung ito ah. Kinakahig lang nila yun eh. Kinakahig. Lalo pagka mainit. sabi sa Japan daw, pagka maingay ka sa paghigop ng sabaw, mas okay daw yun eh. Parang you show respect. Ibang klase rin ah. Ang galing nila kahit na yung manok, kaya nila himayin ng chopstick. Mm. Para mahigop nila kahit na yung ano. Kahit na yung kanin o kaya yung ulam. Ganun talaga sila oh. Nahihigop yung ano, kanin o kahit na yung mga karne. Nakakatulong yung paghigop para mapasok na soup sakto. Tapos yung nung nauso yung isang UPR, 22 hours sila. Oo. Ito nga ang ano eh, ewan ko no, napapansin mo. Gustong-gusto nila mainit tapos hihipan para lumamig. Ang gulo ng buhay, di ba? Ang Japanese, Chinese, gustong-gusto nila yun, yung bagong hango. Ang kakahango lang talaga, yan. Gusto, siguro luto ng mga dila ng mga yan. Kasi ang bibilis pa nila kumain eh. Di na ma-drawing ang mukha. Yung masarap naman kasi kainin ng sobrang mainit pa. Ako na-enjoy ko rin yun eh. Basta kaya ng bibig. Lalo yung ang isa na gustong gusto ko sa mga pagkain ng insekto ay yung kwan. Yung beef wonton mami. Ayan. Tapos yung shop na may ano, may itlog. Dali ah. Nahirinan. Oh, paborito ko 'yun. Alam mo ba, dinadayo ko pa 'yan sa dito sa may Santa Cruz. Yung papuntang Divisoria, doon sa corner, 'di ba meron diyan Ocean tsaka Rimar Cinema. Sa unahan noon, merong kainan ng Siopao tsaka Mami. Pagpunta kang Divisoria, bandang kaliwa lang yun eh. Sa unahan ng kanto ng Santa Cruz. Sa Abinida, yan. Oo, Manila. Sa may Abinida.
dinadayo pa namin yun. Makakain lang. Ang sarap kasi doon ng ano, beef wonton, mami. Yun ang ino-order ko noon. Dati ha, nung malakas pa ako kumain. Lagi yun. Yung isang jumbo na siopaw sa isang malaking ano. Dati kasi nasa ano kami, nasa jumbo lugar namin noon. Dati ay Santa Mesa lang ako nakatira noon, so may Bima pa. Nagbo-board lang ako noon. Eh binata pa naman kasi noon. Tapos meron ako kapatid na lalaki. Yung sinundan ko, matanda sa akin ng 3 years. Yun ang kabarkada ko. Yun ang palagi kong kasama. Kaming dalawa. Kakain doon. Sarap kumain doon. Ah, hindi. Bunso na yan si June. Si June, bunso. Tapos, bunsong lalaki siya. Tapos, busong babae namin, yung sumunod kay June, accountant. Vice president yun sa isang kumpanya dito sa City Securities. Si June, yun nasa Canada. Tapos yung isa, may sumunod pa kay June. Tapos ako na ang kasunod. Tapos yung sinundan ko, yun yung kasama ko palagi. Tsaka yung sumunod sa akin, kumbaga ako yung gitna, tatlong lalaki magkakasunod. Kami yon mga close na magkakaibigan, na magkapatid. Yan. Tapos nung, kasi yan si June, matagal kami yung magkakalayo niyan dahil kami nasa Manila na. Siya nasa probinsya pa. So, nag-aaral pa siya doon ng radio electronics ang course niyan. So ako na sa Manila nagtatrabaho na. Lahat kami na sa Manila na maliban sa kanya at saka yung busong babae noon na nasa probinsya. Kaya nung makapag-asawa siya puntang Canada, yun lalo kaming naging malayo yung distansya. Kumbaga, ang tagal na namin na hindi nagkasama. Nakasama ko lang yan nung binata pa ako eh. Ay, binata pa siya. Ako kakagaling ko ng Iraq. Sa Pasig kami nakatira. Yan, tumira yan sa amin noon. Tumulong din yan sa paggawa ng bahay na binili ko noon. Nung kaka-uwi ko lang galing sa Iraq. Sila at saka tatay ko ang gumawa ng extension ng bahay namin. Wala siya magawa eh, kasi nung nasa Manila siya. Pinata pa rin siya. Wala naman siyang ano, kundi maghanap din ng kung ano po pwedeng pagkakitaan. Pumunta pa nga yan ng Cebu eh. Sumasama yata sa pangingisda doon. Kasi may kapatid ako na kapag-asawa ng taga Cebu. So, napunta siya doon ng ilang panahon. Tapos tumira din sa amin. Ganun naman kami kasi, yung mga binata pa. Kung sino yung may kamag-anak dito sa Manila, doon muna kami nakikitira. Pero nung nagsipag-asawa na kami, kanya-kanya na kaming bahay, kanya-kanya ng pamilya. So si Jun naman, mag 30 years na yun sa Canada eh. 50 plus na rin yun. 58 na siguro. So yun.
Ah, bata pa nung napunta yan doon. Yung girlfriend niya noon, bata-bata pa. 58, 58 na yata kasi ano na ako, 62 na ako itong taon na to. Kaka 62 ko lang last February. So, kumbaga, yun na, sabi ko nga, matatanda na kami halos lahat eh. Ngayon yung sinundan ko tsaka yung sumunod sa akin, umuwing probinsya. Dapat kasama ako, kaya lang hindi na ako nakasama. Kasi, sa Sabado, birthday naman ng misis ko. So, pwede akong pumunta rin, pero dapat may masakyan ako ng Biyernes. Kaso walang biyahe ng Biyernes Santo eh. Kaya hindi na ako sumama. Tapos Linggo, may church service din kami. Kailangan mag-prepare pa rin ako ng sermon. Ang misis ko sa, oo, sa Sabado yan. Mag-birthday ng Sabado. Kaya di na lang ako umalis. Dito lang kami sa... So, Biyernes. Buti Sabado. Ang bukas na palengke niya. Bukas na rin ang ibang mga mall niyan. Mag-ano na? Mag-63. Matanda sa akin ng 11 months yun. So, next year, pag birthday ko, magkaedad na ulit kami. Ngayon, masaya pa yon kasi ano kami, magkaedad pa kami. Pero sa Sabado, mas matanda na siya ng isang taon. Pag kinakantsawang ko, may sasabihin, 11 months lang. Ewan ko, di kasi ako, kahit nung ano ako, di ako nagkagusto sa mas bata sa akin. Di ako nagkagusto ng mas bata sa akin nung binata pa ako. 19 nga ako, may niligawan ako noon, 26, sabi ba naman sa akin. Parang anak na lang kita eh, sabi sa akin. Chinese. Sinubukan ko lang ligawan. Malaking babae rin kasing tangkad ko eh. Eleven months lang naman yung diferensya. Grabe ano. Mas maganda rin pala mag-live dito sa laptop ako naka-live. Kasi pag sa vertical, yung sa ads, hindi, halos ang ads doon, bihirang-bihira eh. Pag lumabas ka lang ng live chat, di ba? Tama ba? Pag lumabas ka ng live chat, pagbalik mo, ayan, may ads na. Oh, hindi nga malagyan eh. Kaya nga, naglalagay ako ng ads, bubuksan ko pa yung, ano, yung itong laptop. Para malagyan ko ng ads. Kasi dati, ginagawa ko, nakakapaglagay ako sa studio, pero gamit ko ng isang gamit ako ng isang cellphone. Ayan. Pupunta ka doon sa ano, sa content. Pwede mo siyang lagyan. Pag clinic mo lang yun live, lalabas doon. Ano pa? Ano tawag doon? Yung wala pang ads. Oo. Eto, dalawa. Kasi ito, yung isa gamit ko pag nagla-live ako. Yung isa, ito yung support.
Tapos, ito rin yung ginagamit ko na Bible app nandito rin. Naobliga akong bumili eh. Kasi, kahit hindi pa ako mag-YouTube, kagaya niyan. Kita mo, puro Bible app, di ba? Yan sa taas. Oh. Ilan yan? 1, 2, 3, 4. Anim na Bible app, anim na translation. So, tapos pag yung literal na Bible babasahin ko, medyo hirap na ako magbasa. Malabo na mata eh. Di ko nagaanong mabasa pag sa ano. Sa papel, yung sa hard copy. Yan, si Preach Life support lang yan dyan. Tapos yung isa, ginagamit ko rin para makasupport din. Yan, si Burgerman. Burgerman walang jacket. Burgerman walang jacket yan. Humihingi ng jacket si Burgerman. Hello sa pamangking kong pinakagwapo. Ayan, pwede po kayo makipagdikitan dyan. Oo, napindot ko. Di ko pa na ilipat sa main channel ko. Tapos napindot ko. Paglabas, ala, si Burgerman pala yung nandun. Ang alaga ko na ano. Yan ang gumagawa ng burger, si Burgerman. Last time may convention, conference kami, a seminar. Ayun, Burgerman niya. Nagdala ako ng 24 pieces na hamburger eh. Pambenta. So, yun, nakapagbenta ako ng 24 na piraso. Hello, pamangking kong guwapo. Ayan. Pwede po kayo magdikita niya ni Sisi Marie. Ayan. Madalas din niya nagla-live si Kat. Ano yan? Planet So Weird. Kasama niya ni June. Yan. Tsaka sila Boss Jerry Hunter. Yan yung mga magkakasama. Ayun nga pala, isang napansin ko, walang gaanong kumakanta ngayon ng ano. O, Katano. Wala ko narinig na nagkumanta ng Passion ngayon. Dating dikit na pala. O, huwag mong dikitan niya si Burgerman, ha? Saka si Pitch Life. Actually, yan ang dapat na original na channel ko. Si Pitch Life. Basta may kinalaman sa mga messages, dapat dyan ko i-upload. Kaya lang naisip ko, kung magdadalawa-dalawa akong channel, baka mahirapan din lang ako sa mga content. Hindi kayanin sa schedule. Dali lang.
Oo. Medyo matrabaho din yun. Yung iba kaya, kagaya si Jaffer Sniper, tatlo-tatlo ang channel niya ngayon. Yung pinakahuli niya, monetized na kaagad. 11,000 na kaagad ang subscribers. Bagong-bago lang. Kasi marami naman siyang dating subscriber. Kulang-kulang 1 million. So, pupunta rin lang naman yun dun eh. Yan si Kata na nakabantay lang sa tindahan siguro yan. Pamangking kong pinakapogi. Manang-mana kay Tito Jun. Yung mga nasa medical field, ano, hirap mag-ano ng bakasyon. Maliban na lang talaga mag-file sila ng kanilang ano, bakasyon for 1 week or ano, limited masyado ang ano, na makapag ano sila. Makapag bakasyon. Ay, o nga pala. Matanong ko lang. Nakaout ka na ba dun sa ano mo? Sa live mo pala? Hindi ko napansin. Shout out po sa 4 million in the house. Salamat po sa inyong lahat yan. Tanong, anong celebration ginagawa nyo? Planet So Weird. Actually, originally kasi, yung So Weird, yun yung original na team ng mga supporter ni Jaffer Sniper. Yung word na So Weird kasi, yan ang expression ni Jaffer Sniper. So weird. Yan. So weird. So doon nagsimula yan. Ngayon para magkaroon ng ano, separate na kwan. Kasi ang daming grupo niyan eh. Meron pang ano nga tawag doon? Yung basta ang daming grupo niyan. Ito Planet So Weird. Bago rin lang to. Yung galing sa original na grupo talaga, mga unang, hindi, ginawa lang nila yan, yung pangalan na yan na Planet So Weird, sila Mofan Fitness, yan. Ang bumo niya, yan sila Katano, dati kasama din dyan si June, hindi ko alam kung kasama pa siya ngayon. Planet So Weird, nauna dyan, kauna-una na sumuporta sa kanya dyan. Yung grupo namin sa Togs Fam, Togs Family. Ah, oo, Mofan Fitness. Oo. Togs Family, sa pangunguna ni Bidogs, yung minsan pumupunta sa channel kapag nagla-live ako. Yun ang talagang mga nakabuck up kami kay Jaffer Sniper. Then, itong kaibigan ni Jaffer Sniper, si Tim Tim Channel, yun naman buo ng grupo, kasama naman ako doon. Ang grupo namin ay Team So Weird.
Team Sowi. Yun naman yung sumunod na grupo. Meron pa yung Team Puyaters noon eh, bago naging Togs Fam. Hindi, eto. Yan. Parang mukhang diaper, ano. Kami, eto kami. Yan yung unang team namin. Meron pang isa. Yan. Tapos yun ang mga bago na naglabas ngayon. Marami na yan eh. May mga kanya-kanyang founder na. Kaya dumami yung grupo. Salamat po sa 6 million viewers. Salamat po sa inyong lahat. Thank you for spending your time with me, with us here. Salamat po. Comment po kayo dyan. What do you do during this Holy Week? Ano pong celebration ginagawa nyo? Mostly yung iba, no? From other religious group. Nasa beach sila ngayon. Actually, yung mga kaibigan namin. Oo, team. Team. Originally, dito kami kay... Yan yung founder namin. Si Boss Team. Mahigit din kami 60 yata dyan. Karamihan dyan, mga nasa abroad eh. Siguro kalahati or above 50% yata nasa abroad dyan. Then the rest dito sa Pilipinas yata. Meron pa mga taga-Italy noon. Sa sumunod na grupo na napuntahan ko yung LSYG. Legit Small YouTuber Group. Yan parang gano'n. LSYG. Tapos hindi rin kinaya dahil naging busy lahat. Yung iba, mga professional naman yung ibang kasama namin kasi mga admin namin, mga professional. So, kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang kabisihan. May teacher, may nutritionist, yan. Mga gano'n yung mga naging kasama ko noon. Sa team Soward namin, ano yan, mga OFW, marami kaming kasama dyan. Hanggang ngayon, nag-i-exist pa naman sila pero wala na sa grupo talaga. Hindi rin madali mag-organize ng ganito kasi hindi mo naman makontrol yan eh. Pag sinabi ng admin ninyo, ng pinaka-head nyo na ganito, tapos may hindi sumunod, wala na. Bilis na magkahiwa-hiwala yan. So, iilal na lang kaming nasa mga dating team na yan. Kakaunti na lang. Hindi na nagpatuloy yung iba. Kahit yung mga kilala ko na matatagal na, mga monetized channel na, mga 6,000 subscribers na, nagsitigil pa rin naman sila eh. Karamihan mga babae kasama namin. Alos wala na rin ngayon. Tumigil. Bukod doon kasi, hindi naman ganun kaganda ang kita sa YouTube pag hindi ka kilala. Pag wala kang mga premier na magaganda talaga. O, mga busy na, mga professional kasi, karamihan. Saka mostly mga pamilyado rin naman eh. So, alam mo naman, kumbaga, porsyento lang ng time ang ibibigay dyan. Unlike kapag ka full-time YouTuber talaga, kagaya ni Japper Sniper, full-time YouTuber yan.
Kaya kaya niya yung tatlong channel, kaya niya mag-upload ng apat na videos sa isang araw, yung mga ganun. Tapos hindi yung bumababa ng 30 minutes eh. Tapos meron pa siyang Facebook page. So yun, maganda kita. Malaki ang audience. Dati pag nagla-live yun si Jumper Sniper, umaabot kami ng 10,000 viewers eh. Grabe noon, lakas. 10,000 ba naman? Hindi mo mababasa nga ang mga comment sa dami, sa bilis. Na, pakarami. Ayan, si Katana. Salamat sa pag-standby ha. Yung pumangking kong pinakapogi. Manang-mana kayo, Tito Jun. Yan, super bait din yan si Katano. Yan. Di ko pa nakikita personal yan, pero diyan pa lang kami nagkakausap sa ano, sa mga live nila. Pero madali ko nang makilala pagka mabait yung tao. Madali mo rin malaman yung mga tao na may attitude kasi. Di ba pamangking kong pogi, di ba? No, pamangking kong sobrang pogi. Ilan lang naman nag-live ngayon, tinignan ko, kakaunti lang sa mga YouTuber talaga. Ako nag-try lang. Ay, attitude. Yung iba, ito meron. Yan, altitude. Tapos yung iba, yan, aptitude. altitude, mataas. Yung aptitude naman, gustong tumaas, gustong mangibabaw. Aptitude. Well, bibihira yung may ganito eh. Lotitude, no? Aptitude, lotitude. The best yung may ganito. Yan. Ay, ano pala yan? Ganito pala. Mali spelling. Yan, dapat ganyan. Antitude. Akala ko antipid. Kunti lang. Si R.A. Garcia, wala siyang live ngayon. Ang meron live ngayon, si Jax Vibes. Si B.H.A. Melody, wala rin siyang live. Kagabi, patulog na nung nag-live. Mga magagaling kumanta mga ngayon. Gaganda ng boses. Saka ang daming alam na kanta. 6 million, salamat po sa inyong lahat ng mga naandyan. 3, 4, 5, 6. Thank you so much sa inyong pagtatyagan. Kain tayo. Di na po nakakapanood doon kay Miss R.A. Ah, oo. Oo, magaling kumanta. Pero gusto mo, try mo ito si ano. Punta ka rito. Ito grabe yung kumanta. Yan. Iba naman yung mga, kumbaga sabihin natin kung may genre ang music. Iba rin yung genre niya. Pero grabe kumanta yan. Ganda rin ang boses. Saka si... Ito. Yeah, maganda rin boses niya. Magandang kumanta yan. Mga kasamahan ni Daisy Lynn sa kay JB Ministry. JB Ministries yan. Nakikita ko sila doon eh.
ilang beses lang ako nakapunta doon. Ang ganda ng boses niya, ang ganda-ganda ng boses ni Miss RA. Tapos yun, oo, mas maganda ang boses ni ano, ni Ba, ni Melody. Tsaka si Jax. Oo. Ang comparison naman, kung kukumpara mo, si Daisy Lane, daming alam na Tagalog na kanta. Si Melody, maraming alam na English na kanta, na mga luma tsaka bago. Yan. Si Jax Vibes, ganun din. Napag-ahambing. Pero kasama rin sa maganda boses, di ba si, ano, si Meds, si Juan. Napakaganda ng boses niya at ang galing niya kumanta. Yung pronunciation kasi. Tapos syempre, yung huli ko na sasabihin, si Sis Marie. Masimple lang yun, pero ganda ng boses niyan. Mahiyain lang kumanta yan. Tama ba? Comment naman dyan. Oh, si ano, si Mids talaga, ganda ng boses niya. Yung malaking kinalaman yung malambing siya magsalita. Kaya nakukuha niya pagdating sa boses. Oo, maganda yung boses niya. Maganda, tas magaling kumanta. Yung pronunciation, yung diction, timing. Yung iba kasi nagpo-flat pa nga eh, si ano. Ayan, matino lang yan, si Marie. Kahit walang matinong kanta yan, matino lang yan. Eh, di ba, alam mo naman yung pag nagla-live, mga pinupunta natin, kung sino yung mga medyo magaspang, medyo ano, magsalita, kilala natin. Yan dalawa na binanggit ko ng mga bihira natin mapuntahan. Yan. Mga Pino naman yan. Sila Melody, tsaka si Jax. Mga Pino ang ating Pino. Yung bang, di mo kailangan mag-behave kasi may bantay. I mean, kahit walang bantay, behave, di ba? Yun yung maganda eh. At yun yung napakahalaga na, importante pa, di ba? Yung, hindi mo kailangan na lagi ka may kasamang magbabantay sa'yo. Wala akong matinong kanta yung Maria. Sino ba yung Maria na yan na walang matinong kanta? Hindi. Gusto ko yung mga kanta mo na yun. Ha? Ano yung bata? Oo nga. Hindi, merong mga ganyan kasi. Out of emotion naman kasi yun. Eh. Alam mo, pansinin mo, yung mga host sa mga nagla-live, minsan napuprovoke yan ng mga viewers eh. Kung nagpapadala sila sa mga sinasabi ng viewers. Pero kung di mo rin lang naman papansin ang viewers, wala. O ganun lang naman. Kumbaga, feeling manhid ka, may sinabi, may kinomen, palagpasin mo lang. O di tapos, parang wala. Di ba? Yung iba kasi, minsan, mabantayan mo yung bibig eh, pag may nag-comment, pumapatol yung iba. Ayan, may nang-aaway. Tapos, syempre, merong basher, merong expectator, merong inspector, may janitor. Ako, janitor ang papel ko. Pag pumasok na ako, uy, nandiyan si pastor. Natatawa nga ako eh. Ano naman kung nandiyan ako? Needless naman eh. Kahit naman wala ako, dapat mag-behave ka. Kasi nasa SOCMED tayo eh. Ang tawag naman talaga sa atin, ano, influencer eh, sa totoo lang, di ba? May nag-away sa akin, sa LS ng friend ko. Loko rin, ano? Talaga, babae, lalaki. La bandera. Grabe naman yan. Ang lupit naman.
Natatawa nga sa'yo si Mitch pagka nag-comment ka eh. Yung mga simpleng comment mo, natatawa yung si Mitch. Ah, baka hindi naman talaga tao yun. Baka animalistic instinct, di ba? May mga ganun eh. Kasi, unang-una wala tayong karapatang magsabi ng kung ano ang dapat gawin ng isang tao o ng sino man eh. Not anyone, lalo naman hindi under our care eh, di ba? Hindi naman tayo nagpapakain sa kanila. Wala tayong karapatan. Yung iba kasi parang entitled. Nagkakaroon sila ng tuloy sila ng title. No? So wala kang ano talagang pagka nasa medical service talaga. No? Yan lang sa bahay. No? Ako actually, di ako lumalabas, di ko ugali maglalabas sa pag ganito. Liban na lang kung may grupo, kagaya nun kung nakasama ako pa uwi ng bahay, ayun. Kasi ang sinasuggest niya doon sa friend ko, magtayo daw ng bar doon sa Japan, tas ihay daw yung mga guards niyang Pilipino na taga-kanta. Galing ano. Opinion niya lang yun. Yung mga kaibigan kami dyan sa Japan eh. Ayun, kagaya ng si Boss Aris Arcega na sa Japan yun. Pero dati si Kate Chan, nasa Japan din yun, OFW din, babae. Ayun, malakas din yung magpatawa. Mga komedyante na babae, na YouTuber. Pero ewan ko, parang hindi na nagla-live. Eh. Dati madalas nagla-live yun. Eh. Isa nasa bar pa nga sila eh, Japanese bar. Maraming mga Pinoy na sa abroad, puro talaga mga multi-talented. Grabe, ang lulupit. Nung nasa Baghdad ako, nakita ko yung iba't ibang talento ng mga Pinoy. Grabe, sabi ko, wow. May naging kabats kami noon, mga Philippine Marines. Grabe, ang tatangkad, gagandang lalaki, gaganda ng kutis. Nag-abroad, ang bira. Grupo yun, mga Philippine Marines. Gagwapo eh. Hindi naman hapon ng friend ko. Ah. Oo, dayo rin lang. Ano, sabagay. Ay, meron pala tayong 7 viewers. Wow, salamat po sa inyong lahat. Oh. I never knew na ang dami nyo pala dyan. Sa akin kasi ang dami na yan eh. Salamat po sa pag-like. At kung i-share nyo, mas okay. Mag-like lang at makipag engage lang, masaya na ako. O kahit nga mga viewers lang, masaya na ako dyan. Tapos nasa Korea, nagja-Japanese nga lang. Napagkamalan yung Japanese. Ah, sukan ne, wakarimasta ne. Napagkamalan ano, Japanese. Dati ang amo ko nung nasa Baghdad ako, mga Japanese talaga. Hirap mag-English yung iba. Pero yung mga manager na mga boss namin, yun, magagaling mag-English. Wakarimasta. Ibig sabihin, I understand. Yun yata yun. Wakarimasta. Wa means I. Genki desu ka desu ne. Aigu. Nasali yung aigu ini. Ano nga bang original na language yan? Saan galing yung aigu na yan? Sila kasi arigato, di ba? Domo, arigato, gozaimasu. Yan. Pero sino shortcut nila eh? Domo, domo lang. O kaya domo, arigato, gozaimasu. Pero gozaimasu talagang ano yan.
parang Genki Deskadesu ne. Yan. Genki Deskadesu ne. Kore lamayla na. Kaya mundae na. Mundae. Arigato lang. Aigo. Mahilig kasi ako sa lingwahe. Kaya kung saan ako napupunta, pinag-aaralan ko yung lingwahe. Gayang nasa Baghdad ako nun. Dapat marunong ako mag-Arabic. Kasi yung mga binibilhan namin, di naman marunong mag-English talaga eh. Hirap na hirap kami. Nagtatanong kami minsan. Yung toilet, walang toilet sa kanila. CR, walang CR. Pero pag sinabi mo yung WC, tuturo kanila. Water closet sa kanila ang WC. Mata ne. Ilong ne. Tenga ne. E di ba? Merong kanta niyan dati, luma pa. Luman-luma. Kinanta ko yun, di ko na kabisado eh. Oy, Angela Osaki. Osaki vlog. Ay, salamat, salamat po. Water closet WC. Salamat po ah. Teka, lagyan kita ng jacket chan. Ang dali lang, diyan ka lang muna, stay ka lang diyan. Teka. Aarbor ako kay Kuya Willy ng jacket. Dali lang. So, diyan ka lang. Sige, sige. Today is only 5 o'clock in the afternoon here in the Philippines. It's exactly 5 o'clock in the afternoon. Yeah. Angela. Eh. Hindi ba ito si ano? Si oh, you are from Japan, but you also know how to speak English or Filipino? Yeah? Okay, andali lang ha. Lagyan kita. Ayan. Your next comment, then you will see that the color has changed now. It will be according to your Filipina o marunong tumag ano. E di marunong ka mag Japanese, di ba? Turuan mo kami ngayon mag Japanese, di ba? Ano ibig sabihin ng Genki Deskadesu ne? Genki Deskadesu? Ohayo gozaimasu. Ayan lang ang alam ko eh. Thanks for my Dior jacket. Actually, maong lang yan. Galing kay Kuya Will. Oo. Hiningi ko lang. Busy-busy. Sabi ko, akin na to. Ha? Sa ayaw at sa gusto mo. Ayan. Kumusta ka daw? How are you? Ah, Genki Deskadesu. Kumusta ka? Ohayo means good morning kasi. Diba? Ohayo gozaimasu. Yan. Kumusta ka? You are from Japan. Salamat, salamat po sa pagpunta. Mega love shout out. Matagal ka na sa Japan. Yan si ano, nandiyan pala si eto si akaso hindi pala ito vlogger pero supporter namin ito si Aris Arcega, si Boss Aris Arcega. Nasa Japan din siya nagtatrabaho right now at this very moment. Nandoon siya ngayon. Nasa work pa siya ngayon. Yan. Como esta? Como se llama usted? Mi amiga. Filipina amiga. Donde esta tu casa? Me llamo Don Juan. Me llamo San Pedro. Pedro Penduko. Salamat po sa pag-thumbsack. Shout out po sa inyong lahat. Maria, Maria, mega love shout out OTW. Yun. On the way to your channel right now is Angela Osekti.
boss ko si ano nga pangalan ng boss ko? Ah, si Yamaguchi. Yamaguchi sa Muy bien, gracias. O, di ba? Pilipina yan. International ang language natin, di ba? Muy bien, gracias. Momento, por favor. Ayan, mga ganun. Marimar. Oy, gusto ko yung kanta na yun ni Marimar, ha? Yung kanta ni Ogie. Mayroon akong nais malaman. Yan, gustong-gusto kong kinakanta yun ni Marimar. Maaari bang magtanong? Mayroon. Okay. SCTV, hello! Pin natin yan. Yan, pakitamsak po dito kay ano, SCTV. Teka ha. Ipin natin ito. Lagyan natin ng ngipin. Ipin natin. Oh no. Oh no. Ipin natin yung kanya. Mali. Kapit ka na. Mayroon akong nais malaman, maaari pa magtanong. So this is your channel. Yeah. Ano ba? Ah, pa ganyan. Yeah. Okay. So this is you. Thumbsack. Maria, Maria, thumbsack. Cute video. Yan. Thank you so much for joining us. Mega love shout out 4 million in the house. Thank you for joining my live. This is your host, Aliki TV on the go. Kahit ngayon ay mahal na araw. Mahal ba ang araw sa inyo? Meron akong nais malaman, maaari ba magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Matagal na akong naghihintay, ngunit ganun ka man, nais ko. Saan po tayo, May? Sa? Saan daw? Ngunit ganun ka man, nais ko. Para lamang sa'yo, nandito ako, umiibig sa'yo, kahit pa nagdurugo ang puso. At kung sakaling biji-biji na po, may umuulan na dito. Ala, talaga? Sinampay. Wow, salamat. SCTV, thumbs up, done. Yan. So, sa mga hindi pa po nakadikit dyan kay host, yan, mangyari lamang po. Pakidikit. Mag-iwan ka pala ng bakas sa akin. Angela Oseki, ha? Para mabalikan kita mamaya. Ngunit ganun pa man, nais kong malaman mo. May nagmamahal sa'yo, nandito ako.
Meron. Mega Love shout out, 5 million in the house. Thank you so much for joining us. Ayun, kain pala ako ng kinakain ako rito. Grabe sa merienda ko, labanos. Labanos na salad. Basta na ulo mo ng pawis, Miko. Mega Love shout out. Salamat po, Ma'am Angela Osecki. Syukran. Ah, dating dikit. Wow, good. Good to know. Salamat po. Ngayon lang nalagyan ng jacket. Siguro nga. Di ko lang napansin. Yuroshiko onegai shimasu. Okay. Ano yun? Sabay ganun. Di ko naman naintindihan yun. Ang alam ko lang sa Japanese, Mundai. Happy ng Japanese. Big Mundai na na. Salamat po. Salamat po na marami. Ano sa tingin mo? Ay, may ano dyan ngayon? Anong oras mo ba? Alay, lakad nyo yun. Hindi ko malapit lang. Lakarin nyo na lang. Ngayon, ang hindi ko tiyak kung bukas. Ano ba pupunta nyo? Your package will arrive by April 2. Receive order between ship by local delivery. Okay. Meron ako na is malaman. Maaari ba mag-question? If we know together. Okay. Uy, hindi. Ito pa pala si Boss Aris eh. Ayan o, Japanese. Yoroshi onegai shimasu to all. What does it mean? Cedar Vlog. Uy, salamat, salamat sa pagpunta ha. Thank you for coming and thank you for joining. Salamat sa pagtamasak po. Yan, Holy Week. Holiday. Sa inyo po, ano ngayon? Ano celebration niya ngayon? Ayan. Meron ng ano ngayon? Ano tawag yan? Meron ng alay lakad ngayon. Baka marami na yan kasi di na gaano mainit. Nagbibinting dito. Puro ganito kami. Ito. Buuan mo. Baka may pambuo ka. Yan lang ang points ko dito. Ito, sampo. Sampo lang.
Yan. Salamat, salamat po sa lahat ng mga nandiyan. Ha. Thank you so much for joining my live here. Kung may masakyan pa kayo, kung hindi pa ano dyan, kasi alay lakad. Pero mainit pa kasi. Okay? Ang marami dyan mga tindahan sa gilid ng kalsada. Dito sa Antipolo. Eh, ganun dito eh. Ganitong mahal na araw. Minsan nga, nagmaneho ako noon. Grabe, mahal na araw. Biyernes Santo. Takantap ka pa ako. Di ko alam eh. Bagong salta ng Antipolo ba naman? So, di ko alam. Anong inay? Anong inay? Hello, vlog. Salamat po, Aris Arcega. Domo arigato gozaimasu. Si Pamangkin Katano. Salamat po. Si Marie. Salamat. SSC TV. Salamat. Ano pala o, oh, commercial. Thank you so much sa pag-stay po ninyo. Ayan. Magdadalawang oras na rin pala tayo naka-live. Salamat po ah, salamat sa pag-standby. Boss Aris or Sega. Oh, mas malaki pa pala ang kwan ito. Angela Oseki. Ayan, hindi pa pala ako dikit sa iyo, ha? Uy, wow. Ganda ng boses. Ayan o, oh, diba? Meron tayo. Galing kumanta. Ganda ng boses. Ganda pa ng face. Wow. Ayan, manood kayo ng singer natin. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Yan o, ganda ng singer. Oh, wow. Kita mo, pati pusa, sabi ng pusa, oh. Wow! Yoki! Halika, Yoki! Halika, halika! Yala, taal hina, taal. Taal, habibi, yala. Yala, taal! Ang ganda naman ang singer na to. Gusto niyo makita ulit o nakaharap. O, oh, diba? Ang ganda naman ng singer natin. Oh, wow. Galing.